Hello, magandang umaga mga kaibigan. So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kaalaman tungkol sa mga halaman. Ang paksa na ating pag-aaralan sa umagang ito ay tungkol sa tamang pag-aalaga ng rubber tree plant. Ang rubber tree plant o Ficus elastica ang pinakamainam na halaman para sa iyo kung gusto mo ng matatag at madaling alagaan na indoor plant na mabilis lumaki sa loob lamang ng ilang taon. Yung makikinis sa mga dahon niya ang makakadagdag na kagandahan sa karamihan ng mga kabahayan ng mga nais mag-alaga nito. Kung ayaw mo naman ng mataas na halaman, madaling gawan ng paraan ang laki ng rubber plant sa pamamagitan ng madalas na pag-prune ito. Subalit, laging tandaan, ang rubber tree ay determinadong lumaki at mangangailangan ng mas mataas na espasyo. Ngayong nagbabalik ang popularidad ng mga halamang ito, mabilis sa pinipili ng mga plantitos at plantitas na nakatira sa maliliit at magagarang tahanan, kagaya ng mga apartment at mga condominium, ang rubber tree dahil taglay nito ang kagandahan. Nitong mga nagdaang taon, lalong-lalo na ngayong pandemya, muling nanumbalik ang popularidad ng mga halamang ito dahil sa taglay nitong ganda, halaga at pagiging stress reliever nito. Batay sa isang pag-aaral, ang rubber plant ay isang pinipiling halaman na nakapaglilinis ng ating hangin sa loob ng kabahayan. Bukod sa taglay nitong moisture na nakakabawas ng init sa kahit anumang kwarto mo ilagay. Sa ibang salita kaibigan, makabubuti ito sa iyong kalusugan bukod sa madali itong alagaan. Ang mga popular na rubber tree ay ang Black Prince at Ficus Burgundy. Malamang narinig mo na rin o malamang nakita mo na rin ang variegated rubber tree plant types. Kung mayroon kang isang maayos na lugar kung saan may sapat na liwanag mula sa araw para sa variegated rubber tree, piliin mo ang Ficus Ruby. Ito ay isang rubber plant na may kulay pink at purple sa kanyang mga dahon. Isa sa mga magandang rubber tree plant, ang Dust Cherry. Ito ay isang rubber tree plant mula sa India at may iba-ibang shade ng green at yellow. Kahalin tulad nito ang maliit at siksik na Ficus Tinicae. Mag-ingat lamang sa puting dagta nito sapagkat hindi ito kaayaya sa mga tao o alagang hayop natin kapag na-ingest o nalulun. Iwasang madikit ito sa iyong mata at balat. Kapag nadikitan ng mga dagta, agad-agad ka lamang maghugas gamit ang tubig at sabon. Ang unang kailangan ng rubber tree plant ay sapat na liwanag. Kailangan ng sapat na liwanag at iwasang ilagay ang rubber tree plant sa ilalim ng araw. Sapat na liwanag din ang kailangan ng mga variegated rubber tree plant upang mapanatili ang pagiging variegated nito. Ikalawang bagay na kailangan nito kaibigan ay ang tamang pagdidilig. Habang papalaki ang rubber tree plant, mahilig sila sa tubig. Siguraduhin lamang na may sapat na daluyan ng sobrang tubig ang pinaglagyan ng halaman o paso nito. Alamin ang tamang soil composition para sa rubber tree plant para hindi mababad ang ugat nito sa tubig. Kapag napansin mong tuyo na ang lupa na pinagtaniman ng rubber plant tree mo, diligin mo ito kaagad. Sundan mo ito ng isa pang pagdidilig. Kapag napansin mo na natuyo uli ang lupa, isa pa sa pangangailangan ng rubber plant tree ay ang humidity o halumigmig. I-mist ang dahon sa pamagitan ng isang water mister o water sprayer paminsan-minsan kapag tuyo na ang hangin. Mabibili ang water mister o water sprayer sa mga supermarket o sa mga bilihan ng beauty products. Isa pa sa pangangailangan ng rubber tree ay ang fertilizer. Upang makalikha ng malalaking dahon, kinakailangan ng rubber tree plant ng madalas ang pag-fertilize. Gumamit ka ng osmocote. Ang osmocote ay isang klase ng fertilizer na tinatawag na frills, kung saan mabagal niyang nilalagay ang nutrients na kinakailangan ng rubber tree plants sa lupa. Makatutulong ang osmocote sa nag-aalaga ng rubber tree plant dahil hindi na kinakailangang madalas na lagyan ng fertilizer ito.
dahil sa inherit slow release properties ng osmocoat. Isa pa sa dapat nating bantayan ay ang temperatura. Ang rubber tree plant ay nabubuhay sa temperatura na may range sa pagitan ng 10 degrees Celsius hanggang 29 degrees Celsius. Kapag mas mainit, numinipis ang dahon ng rubber tree plants. Sa pagripat naman, kaibigan, lalaki rin ang rubber tree plant kahit sa maliliit na paso. Alalahanin lamang, kaibigan, na ang maliit na paso ay magiging sagabal sa paglaki ng rubber tree plant sa kinalaunan. Isa pa sa dapat nating malaman, kaibigan, ay ang top dressing. Ang top dressing ay ang pagpapalit ng lupa sa ibabaw ng lupa kung saan nakatanim ang rubber plant tree. Ito ay ang pamamaraan ng pagpapalit ng nutrition at kapakipakinabang ng mga microbes o mga mikrobyo. Kung napansin naman, kaibigan, na hindi lumalaki ng normal ang rubber tree plant, mas makabubuti na iripat ito kapag ganito ang sitwasyon. Ilipat mo ito sa mas malaking paso at gamitan mo ito ng tamang potting mix. Isa pang dapat mong malaman, kaibigan, ay ang propagation o pagpapadami ng halamang ito. Kung hindi ka naman nagnenegosyo ng ganitong halaman, mas mainam na huwag mong padamihin ito, lalong-lalo na kung maliit lang ang espasyo na paglalagyan ng rubber tree plant. Mas madali kung bibili na lang kayo ng isang rubber tree plant sa isang plant garden. Kung nagnanais ka na magpropagate ng halamang ito, madali lamang naman kung susundin ninyo ang mga hakbang na sasabihin ko. Kumuha ka ng isang pirasong tangkay, tinatay ang mga 4 hanggang 6 na pulgada o inches ang haba. Tanggalin ang dahon sa ilalim pagkaputol. Kapag lumabas ang puting dagta, hintayin matapos ito, usually within 30 minutes. Punasan ng tissue at hugasan ng may pag-iingat. Itanim ang pinutol na tangkay na may natitirang isang dahon sa compost o fertile. Ang itinanim na tangkay ay hindi dapat masyadong nababasa at kinakailangang ilagay sa isang lugar na katamtaman ng init at hindi dapat ibilad sa araw. Ang tag-init ang pinakamainam na panahon upang gawin ang propagation. Tatalakayin naman natin ang ilan sa mga problema sa pag-aalaga ng rubber tree plant. Una ay ang mga alikabok. Ang mga alikabok, kaibigan, ang isa sa pinakamalaking problema ng rubber tree plants, lalong-lalo na kapag nasa loob ito ng bahay. Punasan mo ang dahon ng rubber tree gamit ang isang tela para matanggal ang mga alikabok na siyang maaaring humadlang para makatanggap ng tamang sikat ng araw ang iyong rubber tree. Gawin ito kada 2 buwan. Isa pa sa mga problema ay ang naninilaw na dahon. Normal lang, kaibigan, ang paninilaw ng mga lumang dahon. Kung hindi luma ang dahon, malamang napasobra ka ng tubig na ipinagdilig mo dito o di sapat ang liwanag na natatanggap ng halaman mo. Susunod ay nananamlay o pagkayuko. Tumatamlay ang rubber tree kapag higit pa sa 29 degrees ang temperatura na pinaglagyan mo dito o dili kaya'y nasobrahan sa pagdidilig. Kapag lumamig ang temperatura o natuyo ang lupa, muling sisigla ang halaman mo. Isa pa sa mga problema ay puti-puti sa mga dahon nito. Ang mga puti-puting mansa sa dahon ay posibleng dulot ng alikabok pagkasugat ng dahon o tangkay nito. Ang puting dagta ay matatanggal gamit ang malambot at basang-basahan o wet wipes. Ingatang malagyan ng mansa ang mga gamit sa bahay katulad ng kasangkapan o carpet. Isa pa sa mga problema sa pag-aalaga ng rubber plant ay masyadong malaki ang halaman. Pwede pong putulin ang rubber tree plant sa taas na gusto nyo. Hanapin ang pinakagitnang bahagi ng rubber plant tree, lalong-lalo na kung halos 9 feet na ito, o putulin ito sa tamang taas na gusto nyo. Pwedeng ilipat ang pinagputulan sa panibagong paso. Balutin ng tissue ang pinagputulan para hindi tumulo ang puting dagta nito kung saan-saan.
Asahan na may isang papalit na growth point at lalaki uli ito pataas o dalawang bagong growth points na magdudulot ng mas mayabong na halaman. So ito lamang mga kaibigan ang ating pinag-aralan tungkol sa kung paano ba natin aalagaan ang rubber tree plant. Sana mayroon kayo natutunan sa ating video at kung gusto nyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kalaman, just click the subscribe button and the notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So hanggang dito lang mga kaibigan, and as always, have a nice day everyone.